Okay, good morning. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagsusulong at pangangalaga ng mga karapatang pantao. So, una, pag sinabing karapatang pantao, ano nga ba ang kahulugan nito? Okay. So, ayon sa module na ipinagkaloob ng DepEd sa atin, ang human rights o karapatang pantao ay mga karapatang tinataglay ng isang tao batay sa kadahilanan at katotohanan siya ay tao. Meaning to say, dahil sa pagiging tao mo, meron ka ng likas na karapatan. Okay. So ito ay itinuturing na pinakamataas na anyo ng karapatang moral. Tinataglay ito ng lahat ng tao nang walang anumang diskriminasyon sa lahi. Meaning to say, kapag ikaw ay nadidiskrimina because of your race, then nilabag na ang iyong karapatang pantao. Kasarian. Okay, speaking of kasarian, kagaya ng topic natin ng third quarter, kapag for example, ikaw ay hindi tinanggap sa trabaho dahil sa iyong kasarian, for example, you are gay. Ayaw nila ng gay, then nilabag na ang iyong karapatang pantao bilang tao. Kasi nakalagay dito, diskriminasyon sa lahi, sa kasarian, sa sexualidad. Yan yung choice mo eh. Kung paano mo gustong mamuhay, anong uri ng kasarian ang gusto mong isabuhay, 'di ba? As long as wala kang inaapakang tao. And then ethnicidad, for example, you are an Asian, sasabihin, ay, ayaw namin ng mga Asyano because they are like this, they are like that, then that is already a discrimination. Therefore, nilabag ang karapatang pantao ng lahat ng mga Asyano. Okay, example lang yan. And then wika, so for example, ito ay nagaganap when I was in Manila, kapag may nagsasalita ng Cebuano or Bisaya, masasabi kong nadi-discriminate yung mga taong nagsasalita noon. Sasabihin nila bao bisakol, something like that. So kung iisipin natin, wala naman talagang masama sa pagsasalita ng sarili mong dialekto. But the problem is, may mga ibang tao na feeling nila mas superior ang kanilang wikang sinasalita kesa sa'yo. So for example, hindi ka magaling magsalita ng English. Pag-iisipan ka na kaagad na bobo ka. And that is discrimination. Dahil hindi naman nasusukat sa kagalingan ng pagsasalita ng English ang kagalingan or katalinuhan ng isang tao. Okay? And then of course, relihiyon, edad, at katayuang socio-economic or ekonomiko. So sa relihiyon, for example, ikaw ay iglesia ni Kristo. Ikaw ay pumasok sa isang Catholic school. Or vice versa. So, makikita natin talaga na may nadi-discriminate. And that is wrong. Dahil dapat pairali natin ang tinatawag na religious tolerance. Meaning to say, igalang natin ang paniniwala ng ating kapwa. Paniniwalang pang-espiritual. Wala tayong magagawa niyan. Kanya-kanya tayo. Well, sinasabing hindi naman tayo maililigtas ng relihiyon, but it is their belief. So, hayaan natin sila kung saan sila masaya as long as hindi sila nananakit sa atin. Okay. So, for example, pigado ka or mahirap ka, pumunta ka sa isang pagtitipon, mahirap ka lang, hindi masyadong magarbo ang damit na sinusuot mo. And then, for example, you will be discriminated by others na medyo nakakaangat sa buhay. Then that is discrimination and that is against human rights. Okay. Pangunahing bahagi ng karapatang pantao ang mga karapatang sibil at pampolitika tulad ng karapatang mabuhay, maging malaya at kalayaan sa pagpapahayag. Gayon din ang mga sosyal, cultural at pang-ekonomiko tulad ng karapatan sa pagkain, karapatang maghanap buhay at karapatang makakuha ng edukasyon. Okay, so babalikan muna natin dito sa kahulugan at mga uri ng karapatan.
So tandaan, merong tatlong uri ng karapatan. Una, natural rights. Ikalawa, legal rights. And ikatlo, economic rights. Okay, so paano nga ba nagkakapareho or nagkakaiba ang mga tatlong ito? Una, pag sinabing natural rights, syempre ito ay nagsisimula sa salitang ugat na nature, meaning to say, likas or kalikasan. Ito ay natatamasa or dapat matamasa ng isang individual sapagkat likas na karapatan, or ito yung likas na karapatan na bahagi ng ating pagiging tao. Ito ay bigay sa atin ng Diyos. So naniniwala ang ilang mga scholar na may mga karapatang ibinigay ang kalikasan sa atin. Bago pa man sila maging bahagi ng lipunan, meaning to say, kahit fetus ka pa lang, as long as you have a heartbeat, then meron kang karapatang taglay. At ang karapatan na yan ay ang karapatang mabuhay. Okay. So ilan sa mga pangunahing halimbawa ng likas na karapatan ay ang una, kagaya ng na-mention ko, karapatang mabuhay, karapatang maging malaya. Meron tayong karapatang gumala saan mo man gusto as long as hindi naman nakakatakot yung lugar na yan. But sa lahat ng karapatan, merong pananagutan. So for example, if you are a prisoner, so the moment na nag-commit ka ng crime, dyan natatapos yung karapatan mo na maging malaya because ikaw mismo, you need to face the consequence of your action. Okay. At karapatang magkaroon ng ari-arian. Meaning to say, kung gusto mong bumili ng lupa, then it is your right. Okay. So, most of the countries, syempre maliban sa mangilan-ngilan, na kung saan ipinagbabawal yung pagkakaroon ng mga properties, mas maraming mga bansa ang nagkumbaga pumapayag na magkaroon ng mga ari-arian ang mga tao because it is their rights. Okay, karapatan sa ari-arian. And then legal rights naman tayo, class. Okay, ito yung mga karapatang kinikilala at pinaiiral ng Estado. So kung yung natural rights ay more on karapatang moral at ito ay likas sa tao, dito tayo sa legal rights, ito yung mga karapatang kinikilala at pinaiiral ng Estado. Meaning to say, it is written. Okay, merong batayan. So for example, you have committed a crime. So depende sa krimen na nagawa mo, merong itong kaparusahan batay sa ating konstitusyon or sa ligang batas. So anuman ang paglabag nito ay pinarurusahan ayon sa batas. So ang mga hukuman at institusyon ng Estado ang nagpapatupad ng batas at mga kaparusahang nauukol dito. So depende yon sa kaso mo, depende sa krimen na nagawa mo. So maaaring pairalin ang mga karapatang ito laban sa isang individual at pamahalaan. So sa ganitong pamamaraan, nagkakaiba ang legal rights at moral rights. So tandaan nyo, pag legal rights, ito ay gawa ng tao. But basically, ito din ay ang pinagbabatayan nito, ang pinaka-foundation nito, ay yung moral rights or likas na karapatan ng tao. Okay. Ang legal rights ay pantay na ibinibigay sa lahat. O syempre, sa lahat ng mamamayan sa isang bansa o isang estado. So, tinataglay ito ng lahat ng mamamayan ng walang anyo ng discrimination. Although, it is not really happening. Meron pa rin mga discrimination na nagaganap, pero theoretically speaking, dapat walang discrimination. So, under legal rights, merong tatlong kategorya. Okay, remember ha? Three categories of legal rights. First, the civil rights. Second, political rights. And third, of course, the economic rights. Okay. Mali pala yung una. Dalawang uri lang ang karapatan. Sorry. Kasi under pala ng legal rights, itong economic rights. Okay, nagkamali ako. So tandaan nyo, meron lang dalawang uri ng karapatan, natural and legal rights. Then under legal rights, ito yung civil rights, political rights, and economic rights. Okay,
ano nga ba ang ibig sabihin ng legal rights? Ay, sorry, civic rights. Ang civic rights ay mga karapatang sibil na tumutukoy sa mga karapatang nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan ng Estado na magkaroon ng maayos na buhay sa lipunang kinabibilangan. Ito ay kinabibilangan ng mga pangangailangan ng isang mamamayan upang mabuhay sa lipunan. Anong pangunahing halimbawa ng tinatawag nating civil rights? Una, karapatan siyempre, if you can see, palaging paulit-ulit itong karapatan na to. Ito yung pinaka-big deal na karapatan. Nakalagay dito, karapatang mabuhay, karapatang maging malaya, at karapatan na itrato ng may kapantayan. Okay, pinoprotektahan ng Estado ang mga karapatang sibil. Meaning to say, andyan na yung mga karapatan mula doon sa natural rights na ikaw ay may karapatang mabuhay. Okay, tayo ay may karapatang mabuhay, mabuhay ng malaya. And then kapag vinayolate yan, nilabag yan, at ikaw ay, for example, pinatay, then nilabag na ang iyong karapatang pantao na karapatang mabuhay. So because of these legal rights, napoprotekta ng Estado yan. So kung sino man yung pumatay sa isang particular na nilalang, then pwede siyang maparusahan ng naaayon sa batas. Okay. Ikalawa, yung political rights. Ang political rights o mga karapatang pampolitika ay tumutukoy sa karapatan ng mamamayang makilahok at maging bahagi ng mga prosesong pampolitika. So, nagbibigay ito ng pagkakataon sa mamamayan na aktibong makibahagi sa mga usapin at gawaing pampolitika. Iilan sa mga pangunahing halimbawa nito ay ang karapatang bumoto. Meaning to say, meron tayong karapatang ihalal yung mga nagugustuhan nating mga kandidato. Dahil naniniwala tayo na magagampanan nila yung mga tungkulin na nangangailangan sa kanila. Okay, karapatang mahalal. For example, you want to become a public servant. Gusto mo maging politician, karapatan mo yan. Okay, karapatang maging pampublikong opisyal at karapatang pumuna sa pamahalaan. So for example, you are not happy with the government system. Okay, may iba-ibang sistemang pampamahalaan, depende sa leader. So kung hindi ka happy, that is your right. Pwede mo silang punahin. Pero wala tayong karapatang bastusin ang namumuno ng ating gobyerno. Okay, parang ano lang yan eh. For example, may maling ginawa ang tao, may karapatan mong punahin yung kamali or yung mali na ginawa niya. Pero hindi mo pwedeng, what they call this, tugisin or pagsalitaan ng hindi maganda yung tao, lalo kung below the belt, because dapat nagagalit tayo doon sa ginawang aksyon and not doon sa taong gumawa ng aksyon na yun. Okay. So magkaiba yon. Ikatlo ay economic rights. Ang economic rights o mga karapatang pang-ekonomiya ay mga karapatang nagbibigay ng pang-ekonomiyang siguridad sa mamamayan. Ilan sa mga pangunahing halimbawa nito ay ang karapatang maghanap buhay. Okay. We all have the right to work. Okay. Kasi kung hindi tayo magtatrabaho, wala tayong magiging sahod. Kung wala tayong magiging sahod, wala tayong magiging pera. Kung wala tayong magiging pera, wala tayong pambili ng basic needs natin. Okay. Karapatang mabigyan ng tama at makatarungang sahod. Meaning to say, if you think you are underpaid, hindi mo deserve doon sa work mo, yung sahod na tinatanggap mo, then it is your right to complain. Okay. Pero hindi naman dapat bastusin mo rin yung may-ari. Pwedeng gumawa ng complaints sa mga kinauukulan. Okay, merong mga ahensya na tumutulong dyan. Karapatang magpahinga, yung day off na tinatawag. So tandaan, kahit nagtatrabaho ka lang sa bahay, well, hindi yun, naman yan lang, because ang hirap kaya magtrabaho sa bahay. So, meron kang karapatang mamahinga. So, dapat may day off ka. Pwedeng i-demand na dapat ang isang taong nagtatrabaho ay magkaroon ng pahinga.
at karapatang magkaroon ng seguridad at kaligtasan sa trabaho. So dito po papasok yung issue ng contractualization na gusto talaga sanang gawa ng paraan ni President Duterte. Para kaso lang, parang next to impossible na magaganap yan because iisipin mo rin, for example, ako yung presidente, syempre iisipin ko rin yung kapakanan ng mga negosyante, then iisipin ko rin yung kapakanan ng mga workers. Sumihirap. Kasi yung contractualization na yan, kapag na-end yan, so lahat magiging permanent or regular employee. So kapag nangyayari yan, paano naman yung iba na mawawalan din sila ng chance na makapasok? I mean, napakahirap. Then pwedeng mag-back out naman ang mga kumpanya, mamay-ari ng kumpanya, because siyempre kapag permanent or regular yung employee mo, mas maraming benepisyo ka na dapat ibigay sa kanya. And if they're not gonna do that, wala tayong magagawa. Kasi pera nila yan eh. So, pwede silang mag-stop, mag-declare ng bankruptcy. So, ang ending, lalong nawawala ng trabaho yung mga workers. Kaya, mahirap pagbigay ng stand sa usaping ito. Okay. Next. Titingnan naman natin ang mga pangunahing katangian ng karapatang pantao. So, mayroon mga pangunahing katangian. Ito yung, kumbaga, itong mga katangian na to, kapag ito ay makikita sa isang sitwasyon, so masasabing na i-apply ng maayos ang karapatang pantao sa tao. Okay, unang pangunahing katangian ng karapatang pantao ay first inalienable. Okay, INALIENABLE. Okay. Ito ay mula sa salitang alien, inalienable. Kasi when you say alien, you're an alien, meaning you don't belong. So inalienable, dapat hindi ganon. Hindi ka pwedeng sabihin, you don't belong, because you are human and you have rights. Okay, so ang karapatang pantao ay tinataglay ng isang individual mula sa batayan ng kanyang pagiging tao, anuman ang kanyang katayuan, kalagayan, at kinabibilangang sektor sa lipunan. Kaya, kumbaga, inalienable dapat yan, yung term na yan. Meaning to say, we belong. Why? Kasi tayo ay tao. Tinataglay ito ng isang individual hanggang sa kanyang kamatayan. So, unless of course, tiggy bells ka na, hanggat nabubuhay ka, so meron kang karapatan bilang tao, lalo na sa lipunang iyong kinabibilangan. Ikalawa, essential. 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 Mula sa salitang essence. Kahalagahan. So kinakailangan ang karapatang pantao upang mapanatili ang moral, physical, social, at spiritual na kabutihan ng bawat individual. Sumahalaga rin ang karapatang pantao sapagkat nagbibigay ito ng maayos at makatarungang kondisyon para sa material at moral na kaunlaran ng tao. So that is, this is, when you say essential, ito'y mahalaga. Okay. So kinakailangan para mapanatili natin na, kumbaga, diba kapag napapakitaan ka na ginalang iyong karapatan, you will feel good. Okay, so magiging mabuti ka. Kasi diba, yung kapag positive yung palibot mo, so parang kumbaga nakakahawa yung ganung eksena eh. So magiging maayos ang pagkikitungo mo sa mga taong nakapalibot sa'yo because kabalo ka na tinetreat ka nila accordingly. Okay, that's therefore, ang pangunahing karapatang pantao ay ang essential. Okay, humane. Number 3, humane. Ang pagturing sa kapwa ng may dignidad, anuman ang kanyang katayuan. Ibig sabihin ng humane, pagiging makatao. Kalagayan at kinabibilangang sektor sa lipunan ay nangangahulugan ng pagiging makatao at pagtataguyod at pagkilala sa dignidad ng kapwa bilang tao na nagtataglay ng karapatang pantao. Okay. Meaning to say, kahit anuman ang kalagayan ng isang particular na individual,
kipigado or mahirap man yan, may kaya, super yaman, dapat we will treat them alike bilang tao. Yun yung pagturing ng pagiging makatao. When you are makatao, meaning to say, hindi ka gagawa ng kabulastugan or ng talagang deliberately sasaktan mo yung kapwa mo. Kasi diba, for example, may katulong ka, pakakainin mo lang ng mga lumang pagkain, mga malapit ng mapanis. So, makatao ka ba niyan? Kasi diba, ano ba ang kinakain ng regular na tao? Siyempre, maayos na pagkain na kayang sikmurahin ng kahit sino. Pero kung pakakainin mo siya, for example, yung katulong mo ng panis, inhuman ang tawag niyan. Sa makatuwid, nilabag mo ang karapatang pantao. Therefore, isa sa pangunahing katangian ng karapatang pantao ay humane. H-U-M-A-N-E. Okay. 4. Irrevocable. Okay. Siyempre, revocable. Pag sinabing ir, siyempre yung opposite, non. Anong ibig sabihin nito? Paano nagiging pangunahing katangian ang karapatang pantao ang irrevocable? Ang karapatang pantao ay hindi maaaring ipagkait ng isang puwersa o otoridad dahil ang mga karapatang ito ay nagmumula sa pagiging tao ng isang individual. Meaning to say, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, presidente ka pa ng Amerika, hindi natin pwedeng sabihan yung mga tao na hindi ka pwedeng mag-exist sa mundong ibabaw. No, because that person is a human being and that person has a right. Simula pa nung siya ay naging tao kahit nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina. Okay, so that is irrevocable. Hindi yan pwedeng, kumbaga, wala nang dapat pag-usapan dyan. As long as you are human, then you have rights. Okay, kalima, universal. O spelling pala ng irrevocable, para doon sa iba na medyo hindi familiar. IRREVOCABLE. Okay, irrevocable. Okay, next. Ika-lima, universal. Ang karapatang pantao ay hindi dominasyon ng sinumang individual o pangkat ng tao. Di ba nga pag may universal charger, meron ka mang universal charger, meaning to say, it is for everybody. Pwede sa lahat. Ganun yung universal. Hindi lang siya localized. Na, for example, this charger is type C. So, ito lang ay para sa mga type C nga cellphone. When you say universal, pwede ang lahat. So, ganin din yung karapatan. It is universal. Ito ay para sa mga Africans, para sa mga Asians, para sa mga Europeans. Tanan nga uri ng tao, ito ay para sa kanila or para sa atin. Okay. Ito ay likas na pangkalahatan at walang anumang pagtatangi. Ang mga pagpapahalaga tulad ng dignidad at pagkakapantay-pantay na batayan ng pagkakabuo ng karapatang ito ay taglay ng bawat tao. So tandaan nyo, dapat itong mga karapatang mabuhay, karapatang makapag-aral, karapatang maging malaya, dapat applicable yan sa lahat ng tao. Kaso lang na, sad to say, merong mga bansa na hindi ito itinataguyod. And they are still patriarchal. Merong mga taong mas mataas pa rin ang tingin sa mga kalalakihan. Meron pa rin mga taong anti-homosexuals. Pinaparusahan kapag, well, kakaunting bansa na lang ang gumagawa nito. But still, meron pa rin ganun. So, meaning to say, meron pa rin mga paglabag sa ating mga karapatang pantao. Okay, ka-anim. Oh, for the spelling of universal, UNIVERSAL. Okay, 6. Limited. Limitado. LIMITED.
So ang karapatang pantao ay may limitasyon din upang hindi malabag ang karapatang pantao ng iba. Hindi naman yung, okay, meron kang human rights pa, gusto ka. Meron kang karapatang mag-express ng opinion mo, sige pa, gusto ka. Mumurahin mo na yung kapwa mo. Hindi, sasabihin mo, because I have the right to express. Oo, may freedom of expression ka. But tandaan, sa bawat freedom, sa bawat karapatan, merong kaakibat na responsibilidad. Ito ay may limitasyon. Okay, itinakda ng batas ang mga limitasyong ito. So kaya nga, di ba, merong mga libel, kumbaga libel cases, mga ganon. What they call, may tawag pa yung isa, I forgot. Defamation, mga something like that. Kasi, dahil sa mga slander, mga ganong kaso, class, dahil, kumbaga, nagsasalita ka ng nakakasira ka ng kapwa mo. Lalo kung hindi totoo. Siniraan mo yung kapwa mo dahil nainggit ka, hindi mo kayang ma-achieve yung na-achieve niya. So sabihin mo, for example, yung kapitbahay mo, maraming sasakyan, maraming mga lupa na nabibili, eh dati mahirap lang sila. So because you feel envious, gagawan mo ng istorya. Siyempre, tandaan nyo, may pakpak ang balita. Chika ka. Kaya lang yan yumaman because nagpapabayad yan. Maraming mga sugar daddy yan. Something like that. And then, eventually nakarating doon sa tao. May pera yun. Maalam sa batas yun. Pwede kanyang kasuhan. Dahil, lalo kung hindi totoo yung pinagsasabi mo. Kaya ingat-ingat din tayo sa kapag nakaka-feel tayo ng inggit, eh itulog nyo na lang yan. Normal na mainggit ka sa kapwa, lalo kung meron kang, meron siya na wala ka. But let us just be happy for them. Simple. At syempre, maglulong ka sana, ako meron din. Pero count your blessings. For example, wala ka mga ganung mga material na bagay and you are very healthy, salamat ka lang sa Diyos because you are healthy. As simple as that. Kasi nabibless tayo in so many ways. Hindi pare-pareho. Okay? Sige. So limited. Number 7, dynamic. Patuloy na lumalawak at dumarami ang karapatang pantao. Sa paglipas ng panahon, batay sa politikal, sosyal, at pang-ekonomikong pagbabago at kaunlaran ng Estado. Okay, an example of this, yung karapatan ng LGBT. Di sinabi nga dati ng Secretary General ng United Nations, dating Secretary General, si Ban Ki-moon, isang Korean. Sabi niya, LGBT rights are human rights. Okay, so if you can see, dati, so hindi pa talaga recognize ang LGBT community, wala pa silang mga ganong karapatan. Din habang tumatagal na nag-out na sila in the open, doon na pumapasok, na modify na yung batas, dynamic, patuloy na nagbabago. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? Lumalawak sa paglipas ng panahon. Kagaya ng dati, dati mga walang karapatan yung mga kababaihan. Walang karapatang mag-aral. Kasi sa paniniwala ng mga sinaunang tao, kung ikaw ay babae, mananatili ka lang naman sa bahay. So, ayos na yan na ikaw ay literate. Meaning to say, you are able to read and write. Kasunsubong, or ngayon, nagbabago na. Kaya may mga batas na para sa kababaihan. Na ang mga kababaihan, may karapatan ng bumoto. May karapatan ng mag-express. May karapatan ng magmay-ari ng mga properties. In fact, dalawang babae na natin ang naging pinuno or pangulo ng Pilipinas. Highest position yan in the land. So, as you can see, makikita nyo na because of itong dynamic na pagpapatupad ng mga karapatang pantao, so, nabibigyan ng tsansa yung dating mga nadidiscriminate. Okay. So, dynamic, D-Y-N-A-M-I-C. Okay, number 8. Last. Limits to state power. Isa sa mga pangunahing katangian ng karapatan, tandaan, nililimitahan nito ang state power. Ano nga ba ang state power? So, itinatakda ang karapatang pantao upang maiwasan ang anumang pang-aabuso ng Estado
sa kapangyarihan, lalong-lalo na sa usapin ng pagtataguyod ng karapatan at kalayaan ng mamamayan. Okay. So, may bansa, di ko na lang babanggitin. So, may bansa talaga na nilalabag ito sapagkat hindi binibigyan ng karapatan na mag-express, maging malaya, mabuhay ng masaya at tahimik ang kanilang or ang kanilang mamamayan. So, mayroong mga ganon. So, dapat nililimitahan ito yung state power. Meaning to say, hindi na uso ngayon kung ano yung utos ng hari ay hindi na babali. Hindi na pwede yan. Dahil nakalagay na sa saligang batas na ang bawat isa sa atin ay may taglay ng karapatan na hindi tayo pwedeng, for example, hindi tayo pwedeng hulihin ng mga pulis basta-basta. Bakit? Hindi pwede silang pumasok na lang sa bahay natin at maghalughog na wala mang search warrant, di ba? Hindi ka pwedeng dakpon basta-basta, wala kang warrant of arrest. So, hindi pwede yan. So, yan ang, kumbaga, nalilimitahan yung power ng mga nasa kinauukulan, nasa kapangyarihan, na, kumbaga, gawin yung gusto nila sa atin. Because, pwede mag-boomerang, babalik sa kanila yung ginawa nila kasi malinaw na nakasaad sa konstitusyon na ang bawat isa sa atin ay may karapatan. Okay? Ano yung mga karapatan na yon? Karapatang manahimik. For example, inakusahan ka sa isang krimen. So, karapatan mong hindi ka magsalita. Hindi ka pwedeng pilitin unless, of course, nasa korte ka na. Okay? So, yan lang muna, class. Ah, okay? Isama ko na rin itong kahalagahan ng pagtataguyod sa karapatang pantao. Apat lang to. Okay? So, ano yung kahalagahan? Bakit mahalagang itaguyod yung karapatang pantao? Una, namumuhay ang mamamayan ng may kalayaan, siguridad at kaligtasan. Okay? Tama. Diba? Kasi alam mong hindi ka pwedeng hulihin. So, hindi ka matatakot na maglakad-lakad dyan kahit nakakita ka na ng polis. As long as wala kang ginawang krimen. Diba? Secure ka. Meaning to say, it is your right to be protected by the, for example, authority. Diba? Okay, kalawa. Nagre-resulta ito ng pag-iral ng kapayapaan at katahimikan sa lipunan. So, meaning to say, if you feel protected by the law at ikaw ay sumusunod naman doon sa batas, ikaw ay mabuting mamamayan. So, anong matabo? What will happen? Siyempre, iiral yung kapayapaan at katahimikan ng lipunan. It takes two to tango. Hindi pwedeng pamahalaan lang ang gagawa ng something sa'yo. Dapat, ibabalik rin natin ang pamahalaan. In fact, huwag nating questionin yung pamahalaan kung anong magagawa nito sa atin. Hindi natin questionin ang ating bansa kung anong pwedeng gawin sa atin. Questionin natin yung mga sarili natin, ano ang pwede nating gawin para sa ating pamahalaan, para sa ating bansa. Okay. Ikatlo, nagkakaroon ng kalayaan at pantay na pagkakataon ang lahat ng mamamayan na paunla rin ang kanilang sarili sa iba't ibang aspekto at larangan na magbubunga rin ng kaunlarang pambansa. Kasi nagsisimula muna yan sa maliliit na bagay, maliliit na sitwasyon. So for example, yung simpleng pagdisiplina mo sa sarili, pagpupulot ng basura. Kasi siyempre, karapatan ng kahit sino ng malinis na kapaligiran, maayos. So can you imagine kung bawat isa sa atin may nakikitang basura at itinapon natin sa tamang tapunan at magiging practice yan nationwide, what will happen to our country? Siyempre, magiging malinis at maayos. Right? So, ganun yung class. Ikaapat, nagbubunga ng katatagan at kaunlarang panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika dahil sa mataas na tiwala ng mamamayan at iba pang mga bansa sa kakayahan ng pamahalaan at mga, institusyon nito. Okay. So, nagbubunga ito ng katatagan. When you see katatagan, stability. Okay, kaunlarang panlipunan. At syempre, ganun din. May kasabihan nga, if there is a political stability, then everything will follow. Economic stability, etc.
So dapat stable ang isang bansa. So kapag pinaiiral ang human rights, kahit naman sa, for example, magkaaway na party, kapag kahit magkaaway sila pero ginagalang nila ang karapatan ng bawat isa, so pwede sila mag-uusap, magdialogo. At kapag nagdialogo at may ma-reach na magandang agreement, may iiwasan ang gulo. So, if only igagalang natin ang mga karapatang pantao na bigay sa atin ng Diyos doon sa natural rights, at igagalang natin yung legal rights na ipinapatupad ng pamahalaan o ng mga mambabatas, siguro mamumuhay tayo sa isang mapayapa, estable, at maunlad na lipunan. Okay, so isusunod ko na lang yung ibang mga lesson. Ang dami pa natin. Meron pa tayo dito ang mamamayan at mabuting pamahalaan. So gagawin ko ng video yan, class. So maraming mga paglabag. So next video will be, ito yung mahalaga to, class, kasi kasama ito sa exam. Mga karaniwang anyo at epekto ng paglabag sa karapatang pantao. So maybe bukas ko to gagawin because masyadong mahaba na ito. So nagkamali pala ako nung una, uulitin ko lang. Kasi nabasa ko din and then I realized, oh, I was wrong. Nakalagay kasi dito mga uri ng karapatan. So I really thought magkakasunod-sunod kasi. But ang tama ay meron lang dalawang uri ng karapatang pantao. Una, natural rights. Ikalawa, legal rights. So yung tatlo under legal rights. Ulitin ko lang, civil rights, political rights, and economic rights. Okay, diri sa natural rights, general ito. Sapagkat dito nagmumula, ito yung pundasyon ng lahat ng karapatan na pinaiiral sa ating estado. So basically, ang legal rights ay nagmumula din sa natural rights. Yun nga lang, parang ganito yan eh. Ito yung konsepto, ito yung natural rights, ito na talaga yung likas na karapatan natin, isinulat lang, isinabatas, nilagay sa konstitusyon para merong batayan ang mga mambabatas na kapag nilabag ang mga nasabing karapatan, ang taong lumabag dito ay maparurusahan. So kapag naparusahan ang isang tao, dinakamtan ng isang tao yung karapatan niya sa hustisya. You need to say, kumbaga, may kinumit na or may isinagawang krimen itong taong to, si tao B. Ito si tao A na ginawa ng krimen. Kapag naparusahan si tao B, makakamtan niya yung hustisya. Because this person, the tao A, has the right to justice. Ito naman siya, he or she has to face the consequence of his or her action. Okay? Sige.